Ang tanong, ano ba ang mga functionalities and protocols na involve per OSI layer? Para mas maintindihan ninyo, illustrate natin. Okay, imagine yung home network natin. Okay, kunyari, gusto kong kumonekta yung PC ko papunta sa internet. Okay, ano ba yung basic topology natin para i-connect yung PC natin na yan? Okay, papunta sa internet. Kaya ano ba yung mga kailangan natin? Diba? Number one, syempre, kailangan natin ng DSL modem. Diba? So, binibigay yan ng mga service provider natin para makakonekta tayo. Okay. E kunyari na lang sa bahay namin, meron kaming tatlong PC. Meron kaming isang desktop, tapos dalawang laptops, tapos sandamakmak na cellphone na nag-run ng wifi. Diba? So, ibig sabihin, hindi kayang mag-provide ng DSL modem ko na yan. Okay, ng connection sa multiple devices. So, anong ibig sabihin? Okay, kailangan naming bumili nito. Anong Linksys router na yan, di ba? Kaya technically, yung mga Linksys router, yung mga router-routera natin sa bahay, di ba? So, Linksys, TP-Link, D-Link, yung mga yan, yung mga router natin sa bahay, yan ay mga 3-in-1 devices. Mama, nang ibig mo sabihin na 3-in-1 device? Kasi yung mga Linksys natin na yan, yan ay router na, switch pa, DHCP server pa. Kasi ganito ha, yung pagiging DHCP server, kaya nitong Linksys router natin, tsaka na lang natin yan pag-usapan. Okay, di ba sa mga susunod na lecture natin? Kaya pag-usapan muna natin yung pagiging router slash switch niyang Linksys na router natin na yan. Kasi ang tanong, ma'am, paano mo ba nasabing switch itong Linksys na device na to? Okay, so kung mapapansin nyo kasi, di ba, meron ako ditong mga Ethernet ports. Diba? Ano, mayroon akong Ethernet ports kung saan dyan natin dinidikit yung mga computers natin. Hindi ba? Okay? So, sa mga devices, basta meron kang Ethernet port, yan ay mga switch side, okay? Or switch ports no network device natin. Okay? So, technically, itong mga Ethernet ports natin, switch yan. Okay? Switch side nung router. Okay? Ngayon, meron pa akong isa pang interface dito. Okay? Yung internet interface ko. So, anong meron, di ba? So, ibig sabihin, yung interface na yan, obviously, yan yung kukonekta papunta sa internet. Di ba? Paano ka makakarating sa internet? Kailangan mong kumonekta dun sa service provider ninyo. Ngayon, di ba sabi ko, ang tawag natin dun sa may connection, kung saan nakiki-interconnect ka sa network ng service provider natin, ang tawag ko dun, di ba, wide area network side. Kay yung one side. Okay? At yung device na kumukonekta sa one side ng network natin ay yung router. Okay? So, ibig sabihin, yung internet port ng Linksys router natin na yan, yan yung router side niya. Okay? So, ngayon ang gusto kong mangyari, gusto kong kumonekta sa internet eh. Kaya, syempre, gusto kong i-connect itong Linksys ko na to dun sa DSL modem na provided ng ISP. Okay, between those interfaces, paano ko ba yan i-coconnecta? Di ba ganito? Okay, yung Ethernet port, kay yung Ethernet port ng DSL modem should be connected to the internet port ng router natin kasi one side yan parehas. Okay, wide area network side. Kaya yan yung connection. Ngayon, kung gusto ko mag-connecta ng PC, di ba, saan ko rin yung i-coconnect? Dun sa Ethernet side ng Linksys na router natin. Eh ngayon, kung meron kaming mga cellphones sa office na sa bahay pala namin, ito yung mga cellphone namin, kumukonekta yan dito sa antena. 'Di ba? Kasi itong mga antena natin sa Wi-Fi. Kasi technically, ang Wi-Fi natin yan ay wireless Ethernet link lang. Wireless Ethernet, wireless switch port. Kaya hindi kasi naman natin pwedeng lagyan ng kable yung mga cellphone natin, tapos idikit natin dito sa mga interfaces ng routers. Okay, mukha ka lang timang nun. Okay, so ginagawa nila, wireless yun. Kaya ngayon, itong DSL modem natin na to, kaya gusto ko na siyang i-connect papunta dun sa ISP. Saan natin kinoconnect, di ba? Kaya dito sa DSL port na yan. Pero, saan ba siya kumukonekta? Di ba? So, di ba yung ISP natin, nagbibigay sila ng splitter? Di ba? Kung saan, yung DSL na port ng DSL modem dapat nakadikit dun sa ADSL modem na port. Okay, yung phone, obviously, papunta yan sa telepono. Okay, eto, papunta yan dun sa wall jack
na provided nung PLDT kunyari, di ba? Okay? And etong ADSL modem na to, since yan ay nakakonekta dun sa wall jack, yung wall jack sila talaga yung link papunta dun sa ISP, kay yung ISP na nagkokonekta sa'yo papunta sa internet. Yung internet na kumokonekta papunta dun sa Facebook server, yung favorite website nating lahat, di ba? So yan yung typical na home network natin. Okay? Actually, ganito ha, yung network structure natin sa bahay, parehas na parehas din yan sa network structure natin sa office. Kaya meron tayong PC na nakakonekta sa switch, na kumukonekta sa router, di ba? Ngayon, kung gusto mong kumonekta sa ISP, ang type of connection mo, gumagamit ka ng leased line or frame relay, or MPLS, kaya ang ginagawa talaga ng service provider to be able to connect to your local network, nagbibigay sila ng modem. Diba? Kagaya nito, yung DSL modem natin sa bahay. Pero sa office, ang tawag dun sa modem na pinoprovide nila for lease line or frame relay connection, ang tawag nila dun hindi modem. Kaya ang tawag nila dun CSU DSU or Channel Service Unit / Data Service Unit. Okay, technically, yung CSU DSU na yan, yan ay modem lang. Okay, glorified modem used for leased line, frame relay, MPLS, any type of wide area network connection na binibigay sa inyo ng service provider niyo. So ganito, balik ako doon sa concept ha. Yung topology na meron tayo sa bahay, parehas na parehas din lang yan na topology dun sa may office. Okay, so itong topology natin, ihalin tulad natin sa office topology. Okay, so anong meron? Okay, so office, may PC kami. Okay, para kumonekta yan sa network, magdidikit ako ng switch. Okay, didikit ko siya sa switch. Yung switch, ididikit natin sa router. Kay yung router para makakonekta papunta sa internet or sa ibang remote office natin or ibang branch office natin, kakabit tayo sa service provider. Okay, pero ang service provider, sila ay nagdidikit ng CSU DSU modem dun sa site natin. Okay? Yung CSU DSU modem na yan, yan yung kumukonekta sa service provider. Okay, so sabihin na natin na siya yung kumukonekta papunta sa internet. Diba? Yung internet na kumukonekta papunta dun sa Facebook server. So ganito ha, ang istorya, kunyari na lang, yung PC ko sa kaliwa, okay? Gusto kong mangyari, kukonekta ako sa Facebook. Mag-upload ako ng pictures eh. Kaya ibig sabihin, magna-networking ako. Bakit? Kasi mag-share ako ng files eh. Diba? Ilalagay ko dun sa Facebook server. So ibig sabihin, kay para makapag-networking ako, mag-undergo ako ng networking processes. Diba? Mag-undergo ng networking process yung PC ko. Okay, pero ang tanong, dito na ha, kung ako ay mag-Facebook, ano ang kailangan kong buksan sa PC ko para makakonekta ako sa Facebook? Ano yung mga kailangan natin buksan sa PC mo para makakonekta ka sa Facebook? Firefox, di ba? Browsers, Firefox, o kaya Internet Explorer, o kaya Chrome, di ba? So, para makapag-internet ka, kailangan mo yung tatlong yan. Okay, or gusto mo Safari, o kaya kung sinauna pa yung PC mo, Netscape Navigator. Kunyari ba ako pa naka-install na ganun? Okay. Next, kunyari na lang ganito ha. Itong PC ko kasi na to, gusto ko kumonekta papunta dito sa switch ko na to. Okay, kunyari gusto ko siyang i-configure. Okay, magko-configure ako. Okay, hindi ko pwedeng basta-basta kumonek. Hindi ako pwedeng basta-basta kumonekta diyan sa switch na 'yan. Kailangan ko ng magko-connecta sa akin para sa kanya. So para ma-configure ko yung switch na 'yan, kailangan ko ng mga terminal software. Okay, kagaya ng PATI, Secure CRT o kaya TeraTerm. Okay? Pero ang tanong ma'am, ano ba kasi yung pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Bakit pa pinagsasasabi mo pa yung mga software na yan? Alam na nga namin yan ma'am eh. Okay, so ganito. Ang point ko lang kasi is, kung gusto mong kumonekta sa isang remote device, diba, kailangan natin magbukas ng mga applications. Okay? Yung Firefox, Internet Explorer, Terminal Party, kahit na ano pa maisip mo na mga software or applications sa computer mo, okay, sila yan. Okay, diba? So, ang tanong, geto ha, kaya mo bang mag-internet? Kaya imagine kung wala yung mga applications na yan ha, kaya mo bang mag-internet kung wala ka ni isang web browser na naka-install sa PC mo? Ma'am, kahit Internet Explorer,
Wala. Oh, kunyari, pati Internet Explorer, wala. Wala. Or kaya, kaya mo bang kumonekta sa kahit na anong server sa office ninyo kung wala kang ni isang application na magkoconnect para sa'yo? Okay? So, hindi porket may PC ka, tapos may internet ka, hindi mo basta-basta pwedeng hawakan mo na lang yung PC mo, tapos taas mo yung mga kamay mo, tapos ipikit mo yung mga mata mo, sabay sigaw ka na Facebook, connected ka na. Hindi pwede yun. Kaya hindi gagana yung mental telepathy natin dyan. Kailangan natin ng mga applications para makakonekta ka. Kaya nga, yung unang-unang layer natin sa OSI layers natin, number 7, application layer. Okay, to be able to connect to the network, you need to first open an application. Okay, yung application na yan, siya yung magkoconnecta sa network para sa'yo. Okay, o ayan, kunyari na lang, connected na tayo. Eh, nangyari kasi, sabi kasi na kaibigan ko ganito eh. Sabi niya, uy, Lin, o bakit? Alam mo, bagong rebanda ko, ganda talaga nung ano, nung rebanda niya sa recto, nagpa-rebanda ko, ganda talaga ng hair ko. Dali, in-upload ko doon sa may Facebook, check mo, dali, tinag kita. Eh, sabi ko sa kanya, sige, ano, i-check ko sa Facebook yung picture mo. Pero ang tanong kasi, ganito ah, kung ako ay titingin ng mga picture sa Facebook, ano ang mga file formats ng picture na makikita ko sa PC ko? Ano? Ha? Oo, anong mga file formats ng pictures? Ano yung mga usual na yan? JPEG, di ba? Kaya PNG, o kaya pag gumagalaw-galaw, GIF, o kaya bitmap. E paano kung kunyari na lang ang tinag sa akin nung kaibigan ko na yan, video na may audio na natuwang-tuwa siya, nagsisigaw siya sa ganda ng hair niya. Okay, kung makikinig ako ng audio sa computer ko, ano yung mga file formats ng audio na usual na makikita ninyo? Ano? Pwedeng MP3 o kaya WAV o kaya FLAC, 'di ba? Yung FLAC na file format. E paano kung video? Kaya ano yung mga usual na file types ng mga video na yan? MP4, AVI, o kaya MKV, yung mga dinadownload ka na movies, MKV. Okay. So ma'am, ano na naman yung pinagsasabi mo? Alam ko na yung mga file types na yan eh. Ano ba yan kasi? So ganito kasi yun. Take note that, okay, ang mga computers natin talks in binaries. Okay, pag sila ay nagbabatuhan ng data, either 1 or 0 lang yan. Okay, so, ibig sabihin, kung tatry kong buksan sa Facebook, yung picture ng friend ko na bagong reband, ang ibibigay talaga sa akin ng Facebook ay eto, 10111011110011111. Okay, yan yung mukha nung kaibigan ko. Ibibigay sa akin ng Facebook binaries. So, malamang nga, straight na straight yung buhok niya dyan. Puro one eh. So, ganun meron. Hindi ko maintindihan yan. Okay, so dyan pumapasok ang trabaho ng mga file formats na pinagsasabi ko sa inyo kanina. Okay? Ang ginagawa ng mga file formats na yan ay pinrepresent nila yung binary data na pumapasok sa computer natin, okay, into a human readable format. Kaya nga tayo nagkakaroon ng color, audio, image, di ba, sa PC natin, pinipresent ng mga file formats na yan into something na naiintindihan at nare-recognize natin kay yung binary data. Kaya nga, presentation layer ang tawag nila dyan. Kaya imagine nyo na lang kung walang presentation layer, di ba, sa mundo natin. Kaya ito, kunyari na lang, ang gagaling natin. Di ba talaga nakakaintindi ka ng binary? Kung nagko-computer ka, pagka titignan mo yung screen mo, parang mga naglalaglag ang 1 and 0s. Di ba, parang nung nanonood ako ng Matrix, pag nakatingin sila sa screen, puro binary data lang yung nakikita nila. Parang ganun. Ay, tingnan mo itong picture ko, puro 101010 lang. Kaya anong meron? Kaya gusto ko makita yung bagong video, bagong movie. Kasi pag titignan mo sa PC mo, 1010 din. Okay? So, hindi po pwede yun. Diba? Mukha lang tayong timang. Mukha nakakatitig lang sa screen mo, tapos ganun lang nakikita mo. So, dyan pumapasok yung trabaho ng presentation layer para yung binary data na nakikita or pinaprocess ng PC mo, pinapresent niya into something na naiintindihan natin. Nagkakaroon ng colors, nagkakaroon ng audio. Kaya nga, yung 6th layer natin sa OSI layer natin, pagkatapos natin kumonek sa network, presentation layer. Okay, para maintindihan mo yung binary data na pinapadala nung kapitbahay mong computer sa'yo. Pero ang tanong,
ano naman ngayon? So okay na tayo sa presentation layer ah. Ang tanong, ano naman ngayon ang meron sa session layer? Okay. So ganito ah, imagine, eh ganito, at tumingin ako sa internet, nakita ko doon sa may Cebu Pacific, meron na naman silang piso fare. Diba? Wow! Piso fare mula sa Pilipinas, papunta sa Singapore, piso lang. Sabi ko, wow! So, ginawa ko, so kita-kita ko sa screen ko, wow, piso fare. Ginawa ko, tinext ko lahat yung mga kaibigan ko. Sabi ko, uy, dali, punta tayo ng, ano, ng Singapore kasi piso lang yung pamasahin, mura-mura lang. Sabi ng mga kaibigan ko, sige, bali ka ng 10 ticket, bayaran kita mamaya ng 20 pesos, keep the change. Diba? Sabi ko, piso lang. So, well, anyway, yung point ko lang, so sobrang dami ng mga tinext ko na kaibigan ko, nung bibili na ako ng ticket dun sa Cebu Pacific, ang sabi ng Cebu Pacific sa akin, your session has already expired. Please refresh. Ha? So pag refresh ko, ayun, wala na. Sold out na lahat yung ticket papuntang Singapore. Kanina marami pang ticket eh. Kaya lang nag-session expired eh. Nawala yung ticket, naubos. Okay, so ang tanong, anong nangyari? Okay, o kaya, meron akong online banking na account. Okay, so nag-check ako ng online banking account ko sa internet. Pag-click ko, bakit ganun? Wala akong pera. Ganun pa, 1,000 lang yun. So gagawin ko, click ako ng click nun, baka dumami yung pera ko eh. Kaya baka, ano, baka madala sa pindot yung banko, baka dagdagan niya yung pera ko. Pero ang point ko lang, ito, kahit anong click ko dun sa website ng banko, kahit anong pinaggagawa ko, kahit anong browse ko dun, after ilang minutes, may lalabas na window dun sa screen mo. So, ang sasabihin niya, your session is nearly expiring. Okay, do you want to extend? Diba? So, lumalabas yung mga ganun. Ang tanong, ano ba yung session na tinatawag nila dun? So, ganito ah, every time that we connect to a remote device, we establish a session. Okay? So, a remote connection actually is equal to a session. So ganito ah, isa sa mga trabaho ng session layer is to control and manage connections between devices, including the monitoring of the connection. So, sa case ng Cebu Pacific, nadi-disconnect tayo dahil idle yung connection. Kasi nga, nagte-text nga ako doon sa mga kaibigan ko. So, ibig sabihin, wala akong activity doon sa website ng Cebu Pacific. Pero ang tanong, bakit nga? Bakit nga nila ako dinidisconnect? Kito kasi yun. Take note that, ang mga servers kasi, may maximum number of connections lang sila na kaya nilang i-handle. Kay parang sa telephone line lang yan. Kunyari, pag Pasko, lahat ng tao gusto nilang tumawag sa cellphone nila o kaya tumawag sa landline nila kasi nagbabati sila ng Merry Christmas. Kaya anong problema, kunyari lahat kami mga kapitbahay ko, sabay-sabay kaming gustong tumawag, di ba? So sa sobrang dami ng active calls, ang nangyayari na ma-max out namin yung maximum number of connections na kayang i-handle ng telephone circuit doon sa lugar namin. Kaya nga minsan maririnig mo, kunyari nagtatry kang tumawag, masyado mataas yung traffic, maririnig mo, sasabihin sa'yo ng babae, sasabihin niya, all circuits are busy now, please try again later. So ibig sabihin, wala na silang maibigay na connection sa iyo. So try ka na lang ulit tumawag, baka mamaya makatawag ka. Lalo na pag mga unlimited calls, kapag ka sa cellphone, 'di ba palaging all circuits are busy kasi lahat ng tao nagte-telebabad sa cellphone nila. So ganun 'yun. So yung ganung klase ng scenario, parehas din 'yan sa mga servers natin. Okay, sa mga servers, okay, ang mga servers natin may maximum number of connections lang din sila na kaya nilang i-handle. Okay, depende dun sa bandwidth ng server. Every time kasi na tayo ay kumukonekta sa kanila remotely, nagbibigay yung mga servers na yan ng part of the bandwidth dun sa kumukonekta sila sa kanila para dun sa device na yon na maka-download and upload ng data. Okay? So kung kumukuha ka ng information galing doon sa server nila, nagda-download ka. Okay? Kung ikaw ay nagbibigay ng request, 'di ba? Nag-upload ka. Kasi sinasabi mo kung anong gusto mong makita, nag-upload ka ng data doon eh. Okay? Pero ang tanong, anong mangyayari ngayon if all of a sudden, biglang may stampede ng users na sabay-sabay nagta-try na kumonekta doon sa server namin? At sa dami ng users na yon, na-reach nila yung maximum number of sessions or connections na kayang i-handle ng server namin.
Okay? So, isa sa mangyayari dyan, posibleng mag-crash yung server. Okay, pag sinabi ko naman nag-crash, wala naman akong ibig sabihin, hindi ko naman ibig sabihin doon nasira. Okay, ibig sabihin lang na nag-crash, for the time being, the server cannot process any incoming request for a connection. Dahil lahat ng possible connections, nakuha na. Kaya minsan makikita ninyo, server busy, o kaya bandwidth exceeded, please try again. Kaya minsan makikita nyo sa mga website yun. Kaya nung nakaraan, nakita ko sa Facebook, nung ano, nag-announce si, ano ba to, si Lola ni Dora, na meron silang tamang panahon, dun sa may, ano ba yun, sa, saan ba yun, yung, ano, yung stadium ng mga INC. Anyway, nung pinost nila, nung sinabi nila yon, nag-crash yung server ng Ticketnet. Ticketnet ba yun? Kaya bakit? Sobrang daming gustong bumili ng ticket. So, ibig sabihin, na-exceed nila yung bandwidth nung na kayang i-handle nung Ticketnet na server na yun. Kaya isa yun sa mga problema kapag ka bigla ang maraming gusto mag-connecta dun sa server. O kaya, minsan, nangyari yun sa Aldab, o kaya, kapag may mga bagong release na scandal. Diba? Lahat ng mga tao, ayan, mga interested tumingin ng scandal, nagka-crash yung mga website na nagbibigay ng links ng mga scandals na yun. So, makikita mo, maximum number of users exceeded o kaya bandwidth exceeded. Okay, yun yung mga reason bakit nagka-crash. Okay, so ganito. Kaya nga, so ang ginagawa ng Cebu Pacific, balik ako sa istorya ng Cebu Pacific ha, ayaw nila mangyari yung mga ganong klase ng pangyayari na kinentok sa inyo. Pini-prevent nila yung mga ganon. Okay, by disconnecting an inactive session, an inactive connection or session. Kagaya ko, di ba, nagtatext ako, hindi naman ako active, wala akong ginagawa sa website nila, dinidisconnect nila yon. Kapag ka for X number of minutes or seconds, wala kang ginagawa, i-disconnect ka nila. Bakit? Okay, to conserve bandwidth on their part. Kasi usually talaga, yung mga airline na websites na yan, yung mga airline servers na yan, marami talaga yung nag-review sa mga websites nila. So, ibig sabihin, nagbebenta sila ng ticket, kung hindi ka bibili, lumayas ka. So parang ano lang yan, yung mga internet shops, di ba? Yung mga nagdodota. Kunyari isa lang nagdodota, 10 kaibigan niya nandun sa may likod, mga taga-palakpak. Pinapalayas yun kasi nakikiguha ng aircon, di ba? O, hindi ka maglalaro, layas. Parang ganun. Ganun din sa Cebu Pacific. Hindi ka bibili, layas. So, i-disconnect ka nila. So, yun ang ginagawa nila. Ngayon, sa online banking naman, di ba? Nadi-disconnect ako eh, di ba? Kahit na may ginagawa ako, hindi naman inactive yung connection ko eh. Pero ang tanong, bakit naman? Kasi ang ginagawa naman nila sa online banking, ang kinokontrol or inoorasan naman nila is yung total time spent mo sa connection. Regardless kung active or inactive yung connection mo. On your part, kung may ginagawa ka o wala kang ginagawa, okay, for X number of minutes or seconds, i-disconnect ka nila. Diba? Bakit? For security purposes. For security reasons. Kasi baka nahahack na pala yung account mo. Eh baka binubrute force na pala yung account mo. Eh usually, bot yun eh. Mga robot. Diba? Yung computers na walang human intervention. Diba? Yun yung normal na ginagawa nila pag hacking. So, pagka medyo matagal na, tatanungin ka nila, gusto mo ba mag-extend? Hindi kasi nababasa ng bot yun. Okay? So, for security reasons. Okay, next. Meron namang mga servers na walang pakialam kung active or inactive yung connection mo. Like Facebook, like Google, kahit na maghapon nakababad yung browser mo sa mga websites na yun, okay lang. Bakit? Kasi masyado mataas naman yung bandwidth nila. So ready sila sa mataas na influx, yung sudden influx ng mga users. Okay, so okay lang yun. Pero kasi ang point ko lang, yung function na yun ng session layer can be set up and configured depende sa'yo. Okay, kung gusto mo, kagaya sa Cebu Pacific, kung saan, kapag ka for X number of seconds idle yung connection, magdi-disconnect, or sa online banking, for X number of seconds na connected ka, regardless kung active or inactive yung connection mo, or sa Facebook na wala siyang pakialam kung nakababad ka doon, pwede ba hindi ka niya i-disconnect, lahat ng mga functions, na lahat ng mga uses na yun, or functions na yon, yung session layer yung may handle. Kaya depende sa'yo, i-configure mo naman yon. Okay? So, yun yung number one na main priority ng session, to handle sessions. Pag sinabing session, remote connection. To handle sessions, pwede nilang i-control, pwede nilang i-end, depende sa configuration na sinabi mo. Okay, so ngayon, yung mga layers na yan, yung mga na-discuss ko na sa inyo, yung application, yung presentation, and yung session layers na yan, lahat sila ay nag-redesign sa PC natin, sa application, lahat sila.
Kaya nga, yung tatlong layers na yan, yan mainly ay trabaho ng mga system admins and system engineers natin. Okay? Kasi nasa loob ng PC lang natin yan mismo, nag-run, yung tatlong layers na yan. Kaya lang kasi tayo, gusto natin, sa network tayo, di ba? So, ang primary concern natin kay as network engineers ay nandun nag-umiikot sa lower four layers ng OSI, namely yung transport layer natin, yung network layer natin, yung data link layer, and yung physical layer natin. Okay, itong apat na layers na to, trabaho natin yan, trabaho ng mga network admin or network engineers. Okay, so technically, separate talaga yung trabaho na yan, diba? So, system admin, system engineers. Kaya nga lagi sinasabi, ganito, since trabaho natin sa ilalim, ang trabaho natin ay mag-provide ng ping sa mga network devices. Alam mo na may interconnection, okay yung network connectivity, basta yan ay nagpiping. Ngayon, kapag merong isang user tumawag dun sa office ninyo, kaya sa department ninyo, sabi niya, "Hoy, IT department, hindi ako makakonekta sa internet. O kaya hindi ako makakonekta sa server." Ito, so i-check yung una-una tinatawag palagi, yung network eh. So, nung gagawin mo, punta ka doon sa workstation niya, ping mo yung server. Kaya ka-ping ka ng IP address galing sa internet. Okay? Kapag kagaling dun sa terminal ng user mo, kaya niyang i-ping yung server, or galing dun sa terminal ng user mo, kaya niyang i-ping yung IP address ng Google. Ibig sabihin, hindi mo kasalanan yun. Okay? Baka may problema mismo dun sa application, dun sa server. Kaya baka kaya hindi makakonect yung user eh kasi na-lock out siya dun sa server. So, tatawagin mo na yung system admin or system engineer dun. Trabaho niya na yun. Okay? Basta may ping, tapos yung problema natin. Ngayon, yung connection, bakit hindi sila makadikit doon, hindi na natin yung kasalanan. Unless, ano ka, system admin ka na, system engineer ka pa sa office ninyo. So, ibig sabihin, lahat ng layers na yan, problema mo. Eh, pero kung separate yung trabaho, iba yung sysad, iba yung netad, ang trabaho natin sa netad, ping lang. Okay, so, okay tayo doon. Okay, so, ang tanong, ngayon, since ang trabaho natin, yung lower four layers, ang tanong ko naman ngayon, ano ang primary purpose o ano ang ginagawa ng lower four layers natin na yan? Next video.